Magandang hapon po. Ako po si Hilka Galawa ng Hilman Rangkang. Ngayong araw na to ay kukwento ko po sa inyo kung paano gumawa ng isang buong Rangkang system. For this particular discussion, pag-uusapan po natin yung mga malalaking Rangkang. Usually para sa mga resort, mga malalaking water systems, kagaya na sa barangay water systems. This is a complete, ikikwento ko po sa inyo kung paano ang paggawa from start to finish. No? Building a complete ramp pump system from start to finish. Yung paggawa ng isang buong ramp pump system ay may tatlong yugto po. Three phases. Una, yung site evaluation phase, yung design and cost estimates, at saka yung construction phase. Pero for this particular discussion, hindi ko na po itatackle itong design and cost estimate. There are only a few things which I would like to discuss here but not as detailed. Ito po ay meron tayong sample system na kung saan doon natin kukunin yung experience natin for this particular discussion. Ito po yung RP300 na ininstall namin sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Kung saan makikita nyo sa video ang buong proseso. Ano? So, in the phase 1, site evaluation phase, basically, ang kailangan lang pong gusto nating malaman kung nandun na tayo sa site, una yung available flow rate, no? Supply of water na para sa ramp pump. Kunyari, because this is a RP300 ramp pump, kailangan ito ng 8 liters per second na flow rate. So, yun ang titignan namin kung meron to. No? Pangalawa, yung mga elevations, kunyari elevation ng service area o yung tanke kung saan yung tubig ay doon dadalhin, yung ramp pump site, anong elevation ng possible location ng ramp pump, yung ramp pump base mismo, yung drive tank site, ilan ang elevation or differential elevation ng dalawang to, no? Differential elevation. Tapos, kung saan ko ilalagay yung intake box site ko. So, initially, meron po tayong mga information na kinukuha natin sa client. Una, gaano kalaki ng tanke. So, yung tanke is 40,000 liters or 40 cubic meters or more. Pangalawa, gagamitin nila ito sa pandilig ng mga halaman sa paligid ng resort. At saka sa pag-supply ng water closet for the swimming pool. Kasi may swimming pool sila. Tapos maglalagay sila ng shower rooms. Tapos kailangan nilang supply ng tubig. So, basically, yung tubig na to ay gagamitin para sa irrigation ng peripheral plants at saka yung to provide water for the water closets. So, yun ang mga dala-dala namin ng mga information bago kami pumunta roon. So, nung nandun na kami, tinignan namin dito, ganito, at nalaman namin na yung differential elevation ng ramp pump at yung service area, yung differential elevation ng possible ramp pump location at saka ng yung tanke, ano, at saka yung ramp pump is 51 meters, more or less. Okay? Tapos, itong isa sa mga halaman, kasi ito yung tinatawag nating pump lift. Okay. So, dahil nalaman namin na 51 meters, kami naman doon sa hahanapin namin yung differential elevation ng ramp pump at saka ng drive tank, must be at least 5 meters. Okay? So, kailangan ko ng drive head na 5 meters. Tapos yung intake box, of course, at a higher elevation in order for the water to flow by gravity towards the drive tank. Lahat po yan ay nakikita sa
ensuing video. Mataas po itong video production na to, pero pagtiyagaan nyo lang, dinivide ko sa ilang parts yung ano, yung video para hindi po kayo mahirapan at hindi po kayo aantokin. Hopefully. Hi, insert ko lang. Bago ko natin ipagpatuloy, may re-reviewin ako ng konti. Ha? So, sa paggawa po ng buong system, meron po tayong susukating mga elevations. Pero before that, kailangan nating una, tandaan nyo to, yung flow rate ng supply ng tubig, tapos yung pump lift, tapos yung drive head, yung drive pipe length, and of course yung delivery pipe. Okay. Kunyari, meron kang tangke dito sa ibabaw. Merong apat na parati namin ginagamit na technique paano mag how to measure or determine the elevations. Elevations po 'yan ng kunyari ito ay tangke, yung source, etc. Ang gamit po namin most often is itong GPS or Global Positioning System. Either you have an instrument, bilhin mo yung GPS unit, or merong nadadownload ng mga app doon sa Play Store. No? Tapos, altimeter. Lahat po ito, meron ng mga app sa Play Store. No? Tapos, yung level hose, ito yung karaniwang ginagamit ng mga karpintero. So, tapos yung level bar na ipapakita din namin sa video, sa susunod ng mga videos. So, itong level bar. Okay, kunyari meron kang tangke dito. Tapos, dadalhin mo yung instrumento mong GPS o yung application mo. Meron kasing mga app na offline. So, nagagamit kahit walang signal, no? Walang data signal. So, kunyari, yung elevation kasi ay, yung unit niya is either meter or yung ano, yung feet, no? So, kunyari, meron kang reading dito, GPS reading. Dala mo yung instrumento, nasa, let's say, 501 meters above mean sea level or above sea level. Ano? So, 501. Ngayon, after ano mo, nakuha mo na yung reading, re-record mo sa notebook mo, tapos lakad ka, pababa, papunta doon sa water source. Ayan, dito. Kukunan mo ulit yan ng elevation. Kunyari, yung elevation niya is, yung reading mo is 450 meters. Okay. So, yung 450 meters mo, yun yung ima-minus mo dito sa, ano, itong level ng spring, ang reading mo is 450, ima-minus mo ngayon yan dito. Okay? So, 501 minus 450 is 51. So, meron kang 51 meters na differential elevation or difference in elevation between two points. Ito ngayon yung tinatawag na pump lift. Yan. So, meron ka ng 51 meters na pump lift. Hahanapin natin ngayon yung drive head. Okay? So, tingnan natin ngayon kung saan natin pwede ilalagay yung ramp pump below the water source. Kunyari, nakahanap tayo ng location somewhere here. Ayan, kung saan pwede natin ilagay yung ramp pump natin. Ang elevation ng ramp pump mo, kunyari, nasa 420. Meters AMSL, no? Above mean sea level. So, meaning, kunyari, ganyan na muna, 420. So, yung 51 meters mo,
yung drive head na kailangan mo is 10% of this. So, which is practically 5 meters ang kailangan mo, di ba? Or 5.1 to be exact. So, ngayon, by way of level bar technique, you have two options. Una, mag-identify ka temporarily ng site ng lalagyan ng drive tank mo. So, you have to measure by kung ilan yung, yan, saka dito. Because you need 5.1 or 5 meters. Yan. 5 meters lang, okay na yan. Yan, oh. So, kung matsambahan mo at nahanap mo yung 5 meters mo, kunyari, oh, katulad nung nangyari sa amin, we have 5.36 meters. So, nakatsamba, meron akong, check mo na to, no? Check mo yan. So, meron kang drive head na 5 meters. So, ilan naman ngayon ang kailangan mong drive pipe length? The drive pipe length, ideally, is times 3 dito. So, you need 15 meters dyan, okay? So, yung 15 meters mo, susukatin mo ngayon from here, taman dito kung meron kang 15 meters. Kunyari, meron ka lang 12 meters available. Pwede ba yon? Of course, pwede. Meron kang 18 meters available. Pwede ba yon? Yes, pwede. So, hanggat hindi ka lumagpas sa times 4, dapat ito yung maximum mo, no? Sabihin natin ito yung optimum, yung minimum mo, kunyari, times 2. Okay? Yung optimal mo, 3. So, times 3. So, hanggang yun lang, no? So, ganun ang paraan. So, ibig sabihin, nakakaakyat ba rito yung tubig with a required volume of water each day? In our case, we need at least yung volume, tatawagin natin Q, equals 40 cubic meters. Okay? So, doon sa actual, ano, ito yung planned. Pero sa actual, ang nagawa naming Q is equals to 44.9 cubic meters. Okay? Ito yung actual. So, ayan. So, the design is sabihin natin maganda kasi na-meet natin yung required volume of water. At the end of the day, ang kailangan nating volume of water, gusto nating makamtan. So, yan ang pinaka-importante. Bakit kailangan nating i-measure yung mga elevations? Because we are after of what? We are after of the flow rate, the volume of water we need every day. So, yun lang. So, tapos nung uwi na kami sa office, doon na namin dinesign yung the whole system, tapos yung cost estimate niya. So, we take into consideration yung anong mga materials ang kailangan, yung labor, ilang bag ng simento, yung bakal, ganon, gaano karami ang tao, magkano gagastusin, anong mga equipment ang kailangan, katulad ng pinaka-challenging na part doon kasi wala kaming mahukay na lupa, puro bato. So, in order to have a very strong foundation for the drive tank and the ramp pump base, we have to drill the stones. Kailangan namin butasan yung mga bato. We have to use specialized drill bits para doon, ano, para maibaon namin yun sa ilalim, yung mga bakal namin. At meron kaming magandang foundation footing. Tapos, paano yung handling? Kasi we have to tatawid muna kami ng ano eh, ng may sapang malaki, may ilog doon. So we have to carry from the initial handling area kung saan ibabagsak namin yung mga materials namin. Tapos manually we have to carry the materials towards the project site. So we have to consider all these things. Tapos yung scheduling, yung timing kasi tagulan eh. So we have to time kung saan yung kung kailan yung pwedeng medyo mataas-taas ng konti yung magandang tiempo, no?
Tapos yung scheduling, ilang tao kailangan mo sa isang araw, anong gusto nating ma-achieve for every single day during the construction phase, ano? Tapos yung overhead cost natin kailangan natin malaman, kasi from Iligan City to Mahayag will take us about 4 hours, and well, there are overhead costs, and of course mga miscellaneous kung ano-ano pa. Okay, so I have to tackle this now. Tapos at least na discuss ko. Tapos in the construction phase, ito yung meron tayong mga segmented videos na makikita after these introductions. Meron tayong segmented videos divided into from ramp pump base, no? Yan, paano mag-set ng ramp pump base. Tapos pag-set ng drive tank. Yung drive pipe, yung mga foundations nila, tapos yung intake box, okay? I-discuss ko ngayon itong particular na parte, okay? Basically, for this particular project, merong three structures na ginawa namin, ano. Ito yung intake box kung saan may wings, meron siyang stone filter chamber, merong pin water chamber, tapos meron dalawang pipe papunta roon sa drive tank na bilog. Tapos itong drive tank, meron siyang drain hole dyan. Tapos meron siyang drain pipe. At the same time, overflow din. Tapos meron siyang drive pipe yan. At saka yung ramp pump. Okay? So basically, these are the only three structures na ginawa namin. Ito yung pinaka-challenging kasi puro nga bato yung paglalagyan nito. So we have to drill the holes on sa mga bato. So meron tayong dalawang chamber, itong number one, itong number two. Itong number one, stone box yan. Natural filter. Number two, clean water na yan. Clean water chamber. Ito yung stone pack, no, number one. Clean water. Stone packs to. Ito naman, clean water. So, dito, dumadalo yung spring. Tapos meron tayong boulder sa ilalim. Ganyan. Tapos meron tayong mga maliliit na bato, pebbles, lahat. Dito pumapasok, initially yung tubig, tapos meron siyang supply pipe. Makikita nyo to sa video. Tapos, ito ngayon yung nag-supply, papuntang drive tank. Tapos yung drive tank, drive pipe, papuntang ramp pump. And from the ramp pump to the tank. Ayan. So basically, ganun po yun. So, yung drive system natin, which is basically yung drive tank, drive pipe, ito yung drive tank, ano? Saka yung ramp pump. Saka yung drive pipe. Ito yung basically yung drive system. Itong drive tank is a cylindrical pero cement tank na naka-foundation. Tapos meron siyang drive pipe. Tapos papunta doon sa
sa rampam pa, no? Tapos, delivery pa ipapunta doon sa tanki. Okay? Dahil 51 meters yung kailangan naming akyatin ng tubig, which is precisely ito yun, kailangan ko rito ng 5 meters. Ito yung drive head. Okay? So, ganyan lang pagkwenta namin. Tapos, ito naman ang delivery pipe which was 140 meters lang. Okay? So, yan. Yan. Ito basically yung basis paano maggumawa ng system, no? Ng ram pump. So, okay. So, the details are in the video. The first part was a general overview of the whole system, how it works, and ilang tubig yung naiakyat every single day. Tapos, pangalawang part, yung day-to-day to, no? Step-by-step, paggawa ng drive, yung ram pump, base, paano namin sinukat, etc. Tapos, may mga technique doon kung paano sinusukat itong 5 meters gamit ang level bar technique. So, panoorin nyo lang po yung video, no? Tapos, as I have said, this is for a larger ram. So, for smaller ram pumps, maaaring iba din ang magiging step by steps. Mas madali po siya. Hindi katulad nito, dahil mabibigat yung RP300 and larger ram pumps. So, we have to have a better foundation for the structures. So, panoorin nyo lang po yung video.